Yes, Miss Carmi? Yes, magandang umaga. Hindi, titignan ko lang yung makeup ko. Pasensya na po, alive kasi. Wow, magandang umaga maganda po sa inyo. Ate, para kang ang, ah, grabe no. Pinagbago si ate. Yun pa rin, mula yun, noon hanggang ngayon. Oh, yun yung sinasabi ko sa kanya, sa backstage kanina pa. Wow, sabi namin, naman. Ano, nakainom siya ng ano, potion. Fountain of youth. From the fountain of youth. Gusto ko yun sa ocean of youth. Inumin natin yan. Alawa. Thank you. Oh, pero ito na nga. Yes. Noong medyo bagets pa kayo, ano yung unang konsepto nyo ng pag-ibig? Mala fairy tale ba ito? Kasi ako noon, ang konsepto ko ng mga ng pag-ibig noon, yung para talagang Prince Charming. Prince Charming talaga. Pero, oh, really? Oh. Paano? Wala naman sa school namin noon. Majaring-jaring na. Pero Cinderella. Oo, parang ganun talaga, Melay. Parang iniisip mo, oh my gosh, ano kaya itsura? Yung ganun, Prince Charming. Yung hinahanap mo, matipuno, gwapo, yung mga ganyan. It's more on physical. Tapos yung romantic side, yung sana mahanap niya ako, sana mahal niya ako, yung mga ganun. Pero bata. May pag-asa ka, Ma'am Nikki, kasi ang ganda mo eh. Meron pa yan. Yes, Miss Carmi. Yung sa akin parang fairy tale, di ba? Kasi pag bata ka, exposed ka na manood ng mga Cinderella, mga ganyan na someday you will meet your prince. So yun yung mentality ko about love. Pero eventually parang mga nahanap ko yata, manap ka ng pangit eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Oh, sige. Carmi. So para Ate Carms, parang bugso ng damdamin lang yung nangyayari ng mga time na yun. Oo, yun. Parang basta yung, at saka gusto ko yung talagang marriage. Marriage ang papatunguan ng pag-ibig ko. Uh-oh. Yun yung mga konsepto ko ng pag-ibig. Si Ate Nikki. Feeling ko lahat naman tayo, pinagdaanan natin yun. Eh, ako, hopeless romantic talaga ako. Admittedly. And, di ba nung mga bata tayo, uso yung slambo? Di ba nagtatanong sila, what is your type? Oh, flames. Di ba? Oo, yung mga ganon. Siyempre, lahat tayo, feeling natin, pag may boyfriend tayo or may crush tayo, feeling natin yun na yung taong papakasalan natin, di ba? O, lahat naman ata tayo dumaan sa ganon. And ako, lagi akong, ang tingin ko sa love nun is, susundin niya ako sa bahay. Ganyan talaga. Oo. Pero may ideal ka talaga. Gusto mo rin parang ano, Richard Idealistic Gomez. Talaga ako. Oo, kasi noon, nung may Agam Ulak tsaka Richard, sabi ko, Richard Gomez ako. Gusto ko, medyo, hindi naman madungis. Pero yung dark, tall, dark, handsome, di ba? Ganun yung, ganun lang naman pinagpipilian nun, maputi or diba? Moreno. Or moreno. Tapos matangos ang ilong. Ruggedly handsome. Yan ang mga type ko talaga. Nako. Yung may dating. Yes. Masasagot-sagot yan. At para naman sumama sa ating kwentuhan, kasama natin ang psychologist na si Sir Tofi De Jesus. Ayan, Sir Tofi! Hi, welcome good morning. Back sa Magandang Buhay. Thank you very much. Good morning to everyone. Ayan, Sir Tofi, saan po ba usually nanggagaling itong konsepto na ito na parang ideal partner, ganyan. Okay. Actually, yung ganyang sitwasyon, sa mga magulang natin pa rin nagsisimula yan. Pag nakita kasi natin yung relationship natin sa ating mga magulang at yung relationship nila sa bawat isa, doon nabubuo yung konsepto natin na ay, pwede palang magkaroon ng pagkakataon na mayroon akong magiging partner sa buhay ko. At kung paano yung pag-aalaga ni mommy at daddy sa isa't isa, yun din yung mangyayari sa akin. At the same time, umaabot din sa punto na lahat ng tao talaga, meron tayong tinatawag na love and belongingness needs. So, ibig sabihin talaga, pag kunyari, nabigyan mo na yung safety mo, yung physical needs mo, na-satisfy mo na yan, talagang ang susunod na hahanapin ng loob mo is yung magkaroon ka ng partner, magkaroon ka ng tao na talagang magiging sayo, na talagang makakasama mo sa buhay. Kaya pansinin nyo, kahit sa kulturang Pinoy o kahit kulturang European or American, laging ang ending niyan merong nakakasama, merong nagiging buong pamilya. Kumbaga ang ideal goal natin is always to end up with somebody else, especially who will be loving us and caring for us unconditionally. Yun, ang linaw, no? Oo, ang linaw. Yes. Correct. Ito, syempre pagka naman past na
tatawa na lang tayo pag kinukwento natin, di ba? So mag-throwback tayo. Balikan natin yung mga unang beses kayo na chuba. Ano ba yan? Wala pa ka na. Nakilawan ba talaga? Pero sige na yun. Para ngayon naman kasi napagtatawanan na lang natin. Because we know that we've moved on already and okay na tayo sa mga buhay natin, di ba? Ba't ka tumatawa? Na stable na tayo. Yes. Unay na natin si Marcia Nikki. Ako talaga. Kanino ka na unang na chuba chuchu? Ano na chuba chuchu? Ano, anong feeling nung time na yun? Ano ba? Like, it doesn't matter kung ano, ano. Paano ka nagmamahal dati? Paano ka magmahal dati? Ah, matigas ulo ko talaga. Umabot ako sa tumatalon. Umaakit ako ng bakod. Grabe. Darna. Oo. Tapos, malalaman na lang ng nanay ko na, umuwi ka! Umuwi. Oh, kasi nandun ako sa house ng friend ko nun. Ano ako? Risk taker. Ganon, yung ang hilig kong, pero may fear pa din. May fear ako na, I think grade 6 ako, no? Parang, naku, pag nakikita ko yung friend ko, yung barkada ko, mahawak, naka-holding hands. Ako, feeling ko nun, wala, baka mabuntis ako ganon. Pero, ano ako, mahilig ako magka-crush nun. Oo. Minsan nga nahuli pa ako ng nanay ko. Nagbabasa ako, may sidecar kami. Kapark sa harap ng bahay. Nagbabasa ako ng libro. Dumating siya galing work. Ano ginagawa mo dyan? Nagbabasa ako man ng pocketbook. Ang lamok-lamok dito. Ba't ka nagbabasa dito sa labas ng pocketbook? Pero ang totoo, no, hinihintay ko yung crush ko dumaan. Di ba may ganun tayo? Oo. Hinihintay ko yung crush. Kasi malapit lang yung bahay niya sa amin. Tapos, dadaan siya. Meron kaming parang, ano tawag doon? Yung senyasan. Oo, may senyasan kami. Alam ko, nandiyan na siya. Ganun. Alam, nanonood yung nanay ko. Alam niya to. Pero nakakatawa yung mga, di ba, yung mga panahon na yun na puro palusot para lang makita kayo. Kasi nga, risk taker. Ba't tawan-tawa ka? Para feeling ko, naintindihan mo ako, no? Oo. Tawan-tawa si Ma'am Shujos, hindi niya, gusto niya kasing i-take yung risk niya yun. Hindi pero niya nagawa. Hindi kinaya. Hindi ate, mas alam niya, kilala niya ako. Oo. Ito na si Ate Carms. Ate Carms. Ay, nako. Ako naman, parang may pagka matigas din ang ulo, parang actually medyo matagal na kasi itong mga ikukwento ko. Kaya naghuhukay po ako sa mga baol ng mga nakaraan. Pero ang ending, pinagtatawanan na lang. Hindi, kung ako naman, nung mga panahon po, ng unang panahon na hindi natin alam kung anong taon, pag nagmahal po ako, talagang todo-todo. Yung talagang sinasabi nila, ang OA mo naman, sobra ka namang magbigay ng pagmamahal. Ako yung tipo na yon. Siguro yung first love ko nung high school, mga 3 years. And then after that, may mga 7 taon, may 5 taon, may 5 years. Kasi nga siguro hoping that it will work. Diba? Eventually, pero parang hindi po nag-work. Pero mas maganda na may share ko rin na na-try ko. Diba sinasabi nga na mas mabuti nang nasaktan kesa naman hindi mo na-try o hindi ka nagmahal. So, yun yung kwento po ng aking buhay. Basta todo bigay ka talaga sa pag-ibig. Todo, todong todo. Kaya lang ang masakit parating may expiry date. Ay!